Muling paghanga ng isang Knicks personnel dito pa nga rin sa ating kababayan matapos tong kanyang naganap na huling workout para sa Koponan ng NYK. Yan ay matapos mang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at pakidamay na rin ang ating opisyal na Facebook page. Pero bago natin simulan, alam mo bang isa ang 1xBet sa mga leading betting company sa buong mundo? Kaya naman huwag nang magdalawang isip pa at tumalpak na! Ilang araw na nga ang nakalipas mga bolero, matapos maganap itong huling workout ng ating kababayan para sa Koponan ng Knicks, still, marami pa rin sa atin ang patuloy na nag-aabang ng balita regarding sa Koponan na posibleng paglaruan ni Kai this summer. Kung saan isa nga sa mga inaasahan dyan ng marami ay itong Koponan ng Dallas Mavericks, especially matapos sabihin mismo ng team owner ng Koponan na naging maayos daw itong naging performance ni Soto sa kanilang 2-day workout. Isama pa natin itong nabanggit ni Homer Saison sa palabas ng dating PBA commissioner na ayon nga raw sa isa sa mga tao ng Dallas ay kabilang itong si Soto sa mga napadala ng imbitasyon upang maglaro sa Summer League. Pero habang wala pang opisyal na kompirmasyon mula rito sa kampo ng Dallas, di pa rin natin buburahin sa listahan ang dalawang Koponan pa na pinag-ensayuhan din ni kabayan sa Amerika, which is ang Utah Jazz at itong NYK. Kung saan kamakailan nga lang din, talagang maraming Pinoy fans ang natuwa dito sa isa sa mga panatiko ng Knicks, especially matapos nga niyang muling pag-usapan sa kanyang podcast, etong si Kai. International players are taking over the NBA. You got Luka, you got now the Joker, you know what I'm saying, MVP. And this is why I'm comparing my man to the Joker, because I think Kai Soto could be that type of player. If he's given the opportunity and the minutes and the backing of a team, he can be a anchor to a championship team. He has the height, he has the skill set. And I know, well, my opinion, but I know a lot of y'all feel the same way. He had the desire to be great. So I don't understand, but I think this would be a year that Kai Soto might get drafted. I know a lot of people are talking about the summer league team, and we're waiting for to see what New York going to do, what Dallas going to do, or even Utah Jazz going to do. That's a 15-man roster spot for the summer league team. So there is hope. But like I said in my last video, and I said in my comments to some of y'all, I think this man can get drafted, if not in the first round, in the early second round. Just like Jokic, 41st, he got drafted. And not only did he get drafted, he got drafted during a Taco Bell commercial and was made a joke of. And this man had done nothing but work on his game to get where he at. And a lot of people didn't think it was possible. And that's why I'm comparing these two guys. If Kai Soto get into the NBA, he's going to have to work as hard as Jokic do.